Sa Ebanghelyo ngayong ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon, kiit ni Jesus, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana ay magningas ito. Ang tinutukoy na apoy ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang nag-aalam na pag-ibig. Lantarang ipinahayag ni Kristo ang hangad na pagliyabin ang buong daigdig ng apoy na nagmumula sa kanyang kamahal-mahalang puso. Malinaw ang layon ng Panginoon na pukawin ang puso at kalooban ng sangkatauhan upang pag-alabin sa pagmamahal. Upang maisagawa ang kanyang pakay, batid ni Jesus na kailangan dumaan siya sa bautismo ng paghihirap at pasakit upang maipadala ang apoy ng Espiritu sa daigdig. Handa siyang ilubog ang sarili sa paghihirap at pasakit upang makamit ng tao ang kaligtasan. Sa simula't simula pa, ginagamit na ang apoy sa Biblia bilang simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Ang nasabing apoy ay nakapapasok, nakahahawa, at nagpapaliyab sa lahat ng lumalapit at dumirikit dito. Si Kristo ang pinakasukdulang pagpapahayag ng nasabing pag-ibig. Naparito ang Diyos upang magdala ng apoy, upang pag-alabin ng ating mga puso sa pag-ibig. Saad ng Iglesia, Jesus wants the fire of His love to set alight our hearts, to light us completely. Unang minahal tayo ng Diyos upang matuto tayong umibig o balik bilang dugo. Love calls for love diin ng simbahan. Ito ang pinakadahilan ng pag-iiral natin sa mundo, ang ibigin ng Panginoon ng lubusan. Kailangan nating buksan ang ating puso sa kanyang pag-ibig upang mapuspos tayo ng kanyang Espiritu. Nais ni Jesus pag umapawin ang ating dibdib. Bilang tugon, kailangang ibigay natin sa Diyos ang ating oo sa lahat ng oras at pangyayari sa buhay. Ang kup na ipakita natin ang pagpapahalaga sa Kanya sa pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan at sikaping magbago dahil minahal niya tayo ng walang maliw, kondisyon at hangganan. Nawa, mabanaag ng iba ang tangang pag-ibig natin dahil sa malasakit at awa ng Diyos sa atin. Sa nag-uumapaw nating puso, hikayatin natin ang iba na buksan ng kanila upang tanggapin ang alok ng Diyos. Hayaan natin ang Espiritu Santo na gamitin tayo upang patuloy na magliyab ang ating dibdib sa pagmamahal. Sa huli, manatili nawa tayong nakatutok kay Jesus upang di mapukaw ang alam sa ating puso. Madama na mga nasa paligid natin ang init ng pagmamahal ng Diyos at sikapin maging kasangkapan ng Espiritu upang mabago ang larawan ng mundo.